Hello po mga manay, at dahil meron tayong buhay na alimango, ayan, dalawang piraso, ang tataba nito mga manay. Tapos, meron din akong nabili na ulang, pati yung ulang ang tataba, oh, may itlog pa. Siyempre, meron din akong nabili na, ang tawag dito, tahong. At dahil nakumpleto nga yung aking mga kailangan sangkap, sabi ko gawin kong special to para naman matuwa yung aking mga chikiting dahil hindi rin naman kami nakakalabas at dahil maulan, kaya naman eto, magluto tayo ng masarap na seafood. At dahil nakaready na po yung ating mga kakailanganing sangkap, ayan, mag-start na tayo sa ating seafood. So, unahin natin tong alimango. Ito po ay 3/4 kilo. Dalawang piraso itong mga manay. At ito po ay babae. Para maraming alige. Then, 500 grams ng tahong. 500 grams ng ulang. Ito po yung may sipit. Pero pwede rin naman yung sugpo. Or hipon, pwede naman po yun. So, ito gusto ko kasi yung ulo niya ay malaman. Dalawang medium size ng corn. Kinat ko lang po ng ganyan para dumami. Tapos, 700 grams ng squid. Frozen squid po yung aking gamit dito. Then, meron tayo rito ang pineapple. 1 cup ng hot water. Tapos, nagbabad ako ng 1 tablespoon ng aswete. Pwede rin kayong gumamit ng aswete powder para po buhay yung ating seafood. Masarap tignan kapag nag-plating tayo. 1/2 tablespoon ng sweet paprika. 1/2 tablespoon ng cumin powder. 2 teaspoon ng pamintang durog. 2 tablespoon ng oyster sauce. 1 tablespoon ng liquid seasoning. 1 1/2 tablespoon ng sugar. 3/4 cup ng red onion, pwede rin po ang puting sibuyas. 1/2 cup ng minced garlic. 200 grams ng butter. Then, 1 cup ng pineapple juice. So, ayun lang mga manay, yung mga kailangan nating sangkap, kaya pwedeng-pwede na tayong magluto. So, mag-ready na tayo. Buksan ng kalaan. Hintay lang natin to na uminit. Then, habang hinihintay natin yun na uminit, magpakulo tayo ng tubig, kasabay na rin yung ating mais. Palamputin na natin dito. Then, takpan natin yan. Tapos, balik tayo dito dahil mainit na. Ayan. Uminit na nga. So, una natin igisa ay yung ating bawang. Maraming bawang masarap mga manay. Sabay umuulan pa rito. So, itong tinuturo ko sa inyo, maiba naman kung gusto niyo maging special yung inyong handaan. Lalo na kung malit lang din naman na pamilya, di ba? Tapos gusto mo especially yung ihahanda mo at madalang din naman natitikman ng pamilya natin, try nyo po itong ating recipe. Then, sunod ang sibuyas. Marami talaga yung nilagay kong sibuyas, mga manay. Halo-haloin lang natin. So, hintay natin na lumabas yung aroma ng sibuyas at ng ating bawang. Then, pag okay na, ayan, mabango na yung sibuyas at bawang natin, lalagyan na natin yung mga pampalasa. Unahin natin na yung mga yan. Ayan. Itong ating sweet paprika. Tansyahin nyo na lang po, mga manay, ha? Cumin powder. Ito mga pampalasa na to, madali lang din naman itong hanapin. Meron po nito sa mga supermarket. Tapos, paminta. Mura lang din naman po yan. Na meron kayo mabibili na nakapakete na. Then, yung ating oyster sauce. Tapos, liquid seasoning. Hindi na ako naglagay ng asin dito dahil yung ating seafood ay may alat na, lalo na yung ating tahong. So, meron na yung natural na alat.
Isa-gisa lang natin ang ganyan. Then, pagkatapos natin mag-isa-gisa, napakadali lang din naman talaga nito lutuin. Ilagay na ang ating pineapple juice. Kasi ito yung magbibigay ng asim. Tamis asim sa ating lulutuin. Then, optional yung sugar. Kung gusto nyo may palo ng konting tamis. Scrape natin yung sa gilid para masama. Then, para maganda yung kulay ng ating seafood, maglalagay na tayo ng ating aswete. Ito po ay optional, mga manay. Kung ayaw nyo, huwag yung lagyan. Pwedeng ipalit nyo sa tubig natin, lemon lime soda, 1 cup. Then, haluin lang natin. Pagkatapos natin may lagay yung mga pampalasa, hayaan muna natin yan, then hintayin natin na kumulo. So, dito naman tayo sa mais natin dahil kumukulo na. Pero hindi pa yan luto, kaya hinaan na lang natin yung apoy. Tapos, hintayin pa natin yan ng ilang minuto. Ngayon, kumukulo na, so pwede na natin ilagay yung ating seafood. So, ang uunahin ko ay yung ating alimango. So, hindi ko siya kinat kasi natatakot ako na masipit, kaya buhay ko na siyang ilalagay dyan. So, mamaya ko na lang po i-slice kapag naluto na. Masarap to kasi babae. Maaligi. Then, isunod na rin natin yung ating, ito yung ulang. Nalulungkot yung anak ko, bakit ko daw niluto yung alimango. Gusto nilang alagaan, naawa silang kainin. So, halo-halo lang. Saglit lang po ito lutuin. Kasi may tendency na kukunat yung ating ulang kapag nasobrahan. Sunod na rin natin yung tahong o mussels. Haluin lang natin. Ang bango. Baya ko na ilalagay yung ating hipon. So, yung amoy niya, mga manay, maamoy mo talaga yung pineapple juice na nilagay natin para may palo na siya ng asim. Para no need ka nang magpiga ng lemon. So, pineapple juice yung ating nilagay. Buhay pa yung ating alimango, nagalaw pa. Kaya hayaan muna natin yan dyan ng ilang minuto. So yan mga manay, makalipas po ang ilang minuto, nalagay na natin yung ating squid. Dambang natin ilagay. Then mix natin. Itong squid natin, madali lang din po ito maluto. Kaya hindi pwede i-overcook. Kita nyo naman yung ating luto. Oh. Hindi puro tahong. So dito sa recipe na to, ang gastos dito ng mga manay ay wala pang 1,200 pesos. Pero ganito na karami yung magagawa mo. Marami na po yung makakakain. Isang pamilya na. Ilalag lang natin itong alimango. Tapos hintayin lang ulit natin ng ilang minuto. So yung mais natin ay okay na.
pwede na natin itong hanguin dito dahil ililipat pa naman natin ito dun sa ating seafood. Haluin na ulit natin. Andang. Ilalagay ko na yung mais. Tapos haluin ulit. Grabe ang bango nito. Buti dito ko niluto para hindi siya yung natatapon. So, hintayin ulit natin ng mga 2 minutes. Tatanggalin natin yan kasi i-dry natin yung kanyang pinaka-sauce bago natin ibalik. So, haluin na po ulit natin. Hindi to kailangan patagalin ng pagluluto, ha? Kasi kukunat po yung ating seafood. So, ang gagawin natin, hahanguin na natin to dito, ititira natin yung kanyang sauce. Tapos, ikakat ko pa yung alimango. Then, kapag nag-drain ng konti or nabawasan ng konti yung sauce natin, saka natin ibabalik. Para lang po hindi ma-overcook yung seafood natin. Yung mga anak ko, gustong-gusto nila to. Lalo na yung hipon. Matyaga silang magbalat. Pag kumain ka sa labas nito, magkano ang mahal-mahal, di ba, mga manay? Tapos, kadalasan, minsan, mas marami pa yung tahong. Pero minsan, masarap din naman kumain sa labas. Pero kung gusto mong masulit, at marunong ka naman magluto, magluto ka na lang. Ngayon, itong kanyang sauce, mga manay, hayaan lang muna natin yan ng mga at least 5 minutes sa katamtamang apoy lamang para po lumapot ng konti. Para pwede mo ritong isaw-saw yung inyong hipon. Napakasarap ng salsa nito. Sa timpla, kayo na po ang mag-adjust. Pwede kayo magdagdag ng mga pampalasa na nais ninyo kasi iba-iba tayo ng panlasa. So, hayaan muna natin yan dyan. So, ayan mga manay, after 5 minutes, malapot-lapot na yung sauce natin. So, pwede na natin ibalik yung ating seafood. Sinat ko na yung alimango. Ang dami. Tapos, ihalo ko na rin yung ating pineapple. Then, mix natin. Ito na yung pang-last, kaya pwede na tayong mag-plating. Pagkatapos natin mahalo ito. Grabe yung sauce, oh. Nakakagutom. Wow! Kita nyo naman, oh. So, ito na yung pang-last na ginawa natin. Kaya pwede na natin itong ilagay sa ating, kung gusto nyo, sa bilao. So, pwede rin sa aluminum foil tray. Then, pwede nang iserve. Pwede pang-regalo kung gusto nyo magbigay sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak. Pag na-try nyo to, comment down below. Balikan nyo ako. Tapos, kayo na magsabi kung ano ang lasa ng ating pineapple buttered garlic ni Manay. So, patay na natin ang kalaan. Dahil gutom na yung aking mga chikiting. Eto na mga manay, ang ating masarap at madaling sundan na pineapple buttered seafood. So, kasya siya sa ganito kalaki na Tupperware. So, dahil imumukbang lang namin to ng aking mga chikiting para naman enjoy sila kaysa lumabas pa po kami dahil maulan.
So, ililipat ko sa isang malaking lagayan. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano yung plating. Para kung gusto nyo pasuking pang negosyo to, maganda po yung pag-aayos. Nakaka-attract sa ating mga customer. Pero sabi ko nga sa inyo, kung hirap kayong lumabas or gusto nyo special yung inyong ipapakain sa inyong pamilya at minsan lang din naman nila matitikman, itry nyo tong ating recipe dahil sigurado ako na magugustuhan po ng inyong pamilya. So, kuha ko ng isang malaking lagayan. Ayan o. Lilipat namin dito. Tapos, buhusan natin. Wow! So, ayusin natin. Para pag gusto nyo magmukbang ng inyong pamilya. Lalo mga bata mahilig sa mais. Ayan. Di ba yung tsura pa lang nakakatakam na? Then, additional yung ating pineapple. Lagay lang tayo. Para may pangontra. Dahil sigurado nakakabata to. So ayan mga manay, hanggang dito na lang itong ating video na to. At sana po ay nagustuhan nyo ang aking panibagong recipe ng seafood. Ang ating pineapple buttered seafood na masarap at I'm sure na magugustuhan ninyo. Ito yung kanyang pinaka sauce. So, pwede nyo dyan i-dip yung inyong hipon. Buhos nyo dyan. Para talagang nakakatakam. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming salamat po sa panonood. At sa mga bagong pasok lang sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan na mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong recipe na pwede nyong matutunan at pwedeng-pwede nyong pagkakitaan dito sa ating kusina. Paalam! Kain na po ako.